Good morning guys! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. At for today's vlog mga kabakid, medyo mainit talaga ngayon mga kabakid. So, nagpatuka pa lang ako, pinapawis na talaga ako agad dito mga kabakid. So, for today's vlog mga kabakid, papakita ko po sa inyo yung mga bagong nadagdag po dito sa ating backyard. So, marami po tayo ditong konting development. Yung mga tipis natin mga kabakyard, nadagdagan na. Napatabasan ko na rin dito mga kabakyard. Tapos may bagong flying pen po dito na pinagkaloob sa akin yung aking pinsan. Yung pinaka parang kulungan ng mga sisiw. So lahat yun eh nandirito ngayon sa manuka natin. Papakita ko na rin mga kabakyard yung mga sisiw po natin, yung update natin sa mga sisiw natin, yung mga cockerels po natin na nasa pinsan ko. So nandito na po sa manukan natin ngayon, papasilip ko na po ulit sa inyo mga kabakid. At saka yung mga sisiw syempre natin dito, yung mga lumalaki natin ditong mga breed, yung mga pinapalaki po natin dito mismo sa ating manukan. So ano pang hinihintay nyo mga kabakid? Tara at para naman makita nyo na yung mga development dito. Let's go! Like a Hellcat! So yon mga kabakyard, papasilip ko na po sa inyo yung mga bagong development dito sa ating manukan. So may mga ano kasi dito, maraming nadagdag. Basta tignan nyo na lang mga kabakyard, i-rotate ko na yung camera para naman po hindi na po tayo nagpapaligoy-ligoy pa dito. Tignan na po natin kagad mga kabakyard. Ito na mga kabakyard, yung sinasabi ko sa inyong munting development dito sa manuka natin. So yan mga kabakyard, kita nyo. Tignan nyo mga kabakyard, sobrang init ulit. Tuwing hapon, dumidilim, dumadagim na naman po. Minsan uulan pa talaga, kaya lalong umiinit po eh. So mga kabakyard, ito na po yung ating cording area. Mapapansin nyo mga kabakyard, diba? Mapapansin nyo po, may mga napadagdag dyan na mga kulay green na tipi. So, yung mga kulay green na tipi na yan, courtesy yan ng aking pinsan. Yun. Dahil hindi na yun magagamit dun sa manuka nila dun. Kasi po, yung may-ari po ng lupa na yun, magbibreed na rin po ng sarili, kaya nagpagawa na po ng mga flying pen at saka mga ano, yung mga, syempre, yung area po ng paglalagyan ng mga brooder at saka ng mga tangkal. Kaya, lahat yung mga nagamit ng ano ko, ng pinsan ko, naging binigay na po sa atin dito mga kabakyard. Tsaka meron pa rin po ditong ano, yung mini flying pen po, papakita ko rin po sa inyo mamaya. Lalapit ko lang po kayo mga kabakyard dito sa ano, sa mga tipi na arbor natin mga kabakyard. Kasi syempre, siya yung nag-alaga ng mga sisiw natin hanggang sa maging almost 3 months na po yun, malalaki na po yun. Nandito na po yung iba mga kabakyard. Binagyan ko lang po siya ng 3 piraso po, papalakihin niya po yun at ako na rin po bahala daw dun mga kabakyard, basta gusto lang po niya ng magkaroon po ng inaalagaan po dun. So shout out po dun sa aking pinsan si Kuya Lito Oro, shout out, salamat dito sa mga tipi, sa flying pen, tsaka yung kulungan ng mga sisiw, at syempre salamat sa pagpapalaki sa mga sisiw natin. Yan, lalapit na tayo mga kabakyard ha. Papakita ko po sa inyo yung ano, yung materials po nung tipi na ito. So ito mga kabakyard, meron kasi iba-iba yung ginamit niyang materials eh. Kasi mga scrap lang to, every time na nag-aano siya, na nagkakaroon siya ng gawa sa mga bahay-bahay. Basta nakakita po siya ng mapapakinabangan, hinihingi niya po dun sa ano, sa mismong may-ari, sa mismong nagpapagawa. So yan. Ito mga kabakyard, tubo, mga round, tapos meron doon mga angle bar. Yan ang ginagawa niya, pinagdudugsong-dugsong niya, hanggang sa nakakagawa po siya ng ganito ng tipi.
At yung pong ginamit naman niya na dingding eh yung parang sa mga box po, yung sa mga binibili natin, yung pinaglalagyan po ng mga manok na dinadala po sa mga ano, sa mga sabungan. So yan mga kabakerd. Kaya medyo matibay din po talaga. Ito matagal na to mga kabakerd. Almost ano na po yata to, almost 7 years na po, kundi ako nagkakamali. Ganun na yung range nung edad nito mga kabakerd. Matibay talagang ano, talagang ay talagang tatagal talaga siya. Tapos ito pa yung iba, ano naman po, aluminum naman po, na ganun pa rin po yung polycarbonate po yata ang tawag dito. So yun, ito po aluminum. Tapos yung sa iba naman, bakal din po. Gaya nung round, ito naman mga parang 6mm po na bakal. So yan mga kabakerd, yung mga materials po nung tipi na to. Kaya tumatagal din po siya ng ano, ng ganung katagal. So speaking of tipis mga kabakerd, nga po pala, sina-shoutout ko nga po pala si paring Carmelo Anthony. Yun po yung aking kumpare na supplier po ngayon ng mga tipis po dito. So eto po mga kabakerd yung tipi na sinasabi ko. Papakita ko po sa inyo. Good morning po mga kabakerd. Ito po ang sinasabi ko po sa inyo na mga fiber cement tipis. So yan ah, ang bababa na po dito sa aking among tose, sa aking kumpare, si paring Carmelo. So yan, mga ano, stock po yan ngayon. Kasi yung unang stock po dito is naubos na po. So ito, madami-dami po itong dumating ngayon. So yan oh, tingnan nyo po yung deliveries na dumadating ngayon. Bali 150 pieces daw po lahat to. Combination po ng 3-peat at saka 4-peat. So dun sa mga interested po na umorder para po dito sa mga tipis, PM lang po kayo dito sa ano, sa ating YouTube channel. So eh mga kabakerd, oh. So yung materials po nito is hindi na nabubulok. So yung pangmatagalan na po talaga to. Fiber cement po yung tawag dito mga kabakerd. So halos karamihan po ng mga farm eh ganito na po ang ginagamit. Kasi kumpara po sa semento, mas magaan po ito. Pero mas matagal po yung ano, yung lifespan niya. Unlike po kasi sa semento, nagkakaroon naman po ng mga lumot-lumot. So tapos nabibitak na rin po yun pagka hindi maganda yung pagkakagawa po. Syempre lalo na pag mga kawayan, kahoy. So ano po, mas talagang mas matatagal talaga to. So times ano siguro, mga times 10, times 15 years. Kung tumatagal ng 1 year yung mga kawayan, so ito talagang pag hindi nasira, yung pag hindi na nabitak, ganun, yung nabaak, nabagsakan, ganun, hindi ka magpapalit. Tsaka hindi ito lilulumot mga kabakerd. So fiber cement kasi yung materials nito. Yan mga kabakerd, oh. PM lang po kayo dito sa ating, comment lang po kayo dito sa video natin. Location natin mga kabakerd is Laguna, Nagcarlan, Laguna. Si Juan Bakerd po is taga Laguna po. So yung mga Laguna area, yung halos kalapit bayan natin, kahit mga Calabarzon, kaya naman po nating ano yan, deliveran po. So PM lang kayo about sa price. So yan, para ano, ma-process po natin yan. Yan, tignan yan, dami yan mga kabakerd. So ngayon may di-deliver po kami, parting liliw po. So mga 30 pieces na 4 feet, binababa lang po yan. Among Tose! Shout out! Si ba yan? Si paring Carmelo. Magandang umaga po. Nagkakape pa. Pinatawag na ako. Ayan, yan o. Mga kabakerd, o. Dami yan. Eh, ano to? Yung Energen. Hindi daw nagkakape si Bossing. Bigyan mo ng Coke. Ano?
Saan pa ba gagaling? Aba, Cavite pa ito, Cavite. Cavite pa, oo. Ayan mga kabakard ha, deliveries natin, Cavite pa pala galing. So, tama. So, comment na kayo, order na kayo mga kabakard. At ano, para makapag-upgrade na rin tayo ng mga tipis natin. Eh, ako naman eh, ano, nag-iipon din para mapalitan na rin natin yung mga tipis natin sa manukan. So, mas maganda kasi talaga yung ano, yung pang matagalan na po talaga yung ginagamit natin para hindi po tayo palit ng palit. At kagandahan talaga nito, hindi po siya ano, hindi po siya kabakabasta nasisira. So, baga, pare, ubos na ang ipin. Oh, ubos na daw ang ipin ng anay. Hindi pa ubos yung TV. So, ayan. Kahit anong panahon, hindi masisira. So, ayan mga kabakard ha. Yung kagandahan ng TV. At tsaka alam nyo naman po, halos sa lahat na ng mga malalaking farm, ganyan na pong ginagamit na TVs. Kaya, ano pang hinihintay nyo mga kabakard? Avail na kayo. So, ayan. Thank you. Yun nakita niya na mga kabakard yung ano ha, yung mga tipi na dineliver dun sa bahay niya. Kami yung nagdi-deliver nun sa mga umu-order dito around Nagkarlan, Lili, Mahayhay, Magdalena, yung mga kalapit ba bayan po dito sa Nagkarlan. Kaya dun sa mga interested po mga kabakard dun sa mga tipis na fiber cement, 3 feet at 4 feet po available po. Message lang po kayo sa akin. If ever gusto nyo po na mag-acquire nung ganun, message nyo po about sa price, yung tracking. Basta nakausap naman po na maganda. Mabilis naman po yung transaction. Smooth transaction lang eh. Lahat po dito sa manukan po dito sa around Nagkarlan po. Kaya yun mga kabakard, ang isang kagandahan kasi doon sa tipi na yun ay hindi talaga nabubulok. Almost half ng population na nagmamanok sa buong Pilipinas gumagamit na po ng tipi na ganun. Kaya ano pa hinihintay nyo mga kabakard? Sabi ko nga sa kumpare ko, soon makaka-acquire din po ako nung ganito, nung mapapaltan ko rin po, puro tipis din po na fiber cement ang mangyayari dito. Mga 18 to 20 tipis lang naman po ito. Okay na po, kasya na po talaga dito. So yan mga kabakard, papakita ko na po sa inyo yung mga update pa po dun sa iba. Ito yung sinasabi ko sa inyong ano mga kabakard ha. Yung mini flying pen na pinagkaloob din po sa akin ng pinsan ko. Kasi wala na po talaga itong pupwestuhan dun. At bakal din po yan mga kabakard, scrap metal din po yan, tas net, chicken wire, kaya hindi rin po nabubulok, kaya matagal na po yan mga kabakard, napakinabangan nila, at ngayon mapapakinabangan ko pa rin po mga kabakard. Papasilip po sa inyo yung loob, hindi naman po siya ganun kalaki, pero ideal na po para sa mga flock mating, yung mga dalawang inahin lang po, pwede na rin po single mating, yung 50-50 lang po na breeding. At pwede rin syempre sa mga kinikondisyon natin, sa stags. Yan mga kabakard, ganito yung sinasabi ko sa inyo, ideal na maliit na pen. Kaya para dito, kung makapagpagawa ko ng mga ilan dyan, kahit mga 10 piraso na ganyan, maraking bagay na po para madami na po yung ano natin, yung malalagay po natin. Ito yung ano, kinulong ko muna dito yung magkapatid na gray gold. Yan, tingnan nyo naman po yung galawa nila. Maano na rin po, malawak-lawak na rin po para sa 2-3 nakalagay po. Tapos dito ko pinesto syempre yung mga ano natin. Ayusin ko pa yan mga kabakard, ayusin namin to eh. Pati itong mga kabakard, itong ginawa kong flying pin, sabi ko sa pinsan ko, babaguhin namin yung bubong kasi nga malapit na po yung mag-ulanan, magbabagyuhan na po. Panigurado, masisira lang po na masisira yung bubong nito. Kaya sabi ko, pag nakuha ko yung inaantay kong pera, papayero na namin. Kahit mga 10 pieces na yero by 12, kasya na, occupied na lahat yan mga kabakard. Hindi na tayo problema kahit mag-ulanan. Pati ito mga kabakard, babaguhin din po natin.
Pero ito, hindi ko po sure kung mababago ko kagad ang bubong. Pero yung itong plastic na to, pinambububong ko, kaya kong baguhin. Pero yung mayayero siya, priority ko po muna itong part na to. So yun mga kabakerds, ano lang, utay-utay lang. Medyo mabigat po kasi sa gastusin yung mga ganyang pagpapaganda po ng manukan. Kaya nagpapasalamat nga ako, nagkakaroon po tayo ng mga ganyang sponsor para hindi na po masyadong malaki yung gastos po natin. Ito pa yung isa mga kabakerds, sinasabi ko sa inyong kulungan ng sisiw. Hala, nakalpas yung aking isa. Ito mga kabakerds, yung sinasabi ko sa inyo, yan. Ito yung anak nung black macrae natin. Yan. Malalaki na po yan. 7 na sisiw po yan. Ang lalaki po dyan, 5 to 6 po yata talaga. Pero hindi pa ako sure dun sa isa eh. Pero yung 5, sure na po talaga ako, mga kabakerds. Yun. Hulihin ko lang yung mga kabakerds ha. Hulihin lang natin to. Tumakbo na. Ito yung mga kapatid. Ito yung mga kabatch yun mga kabakerd. Ni-range ko na rin po kasi. Para ano. Para. Yan. Ilap. So disclaimer mga kabakerd ha. No animals were harmed. No chicks were harmed in the making of this video ha. I'm just showing how to raise itong mga cute na chicks na yan mga kabakerd. So yan. Madami na yan mga kabakerd oh. Mga gold dyan. Ni-range ko na po sila. Kasi nga po, sikip na po sila dito sa maliit na brooder na ginawa natin. Nilagay ko na lang po dito sa brooder na yung inahin po na limited gold na nagpisa ng 4 na sisiw. Ito mga kabakerdo, more on gold po at saka white gold. Nakita nyo na po mga balahibo nyan mga kabakerdo. Ito, white gold dyan. Yan. Tingnan nyo mabuti mga kabakerdo. Magaganda na po yan. So, ito yung update natin sa mga sisiw natin na napisa sa incubator. Ito naman po yung pisa din po sa incubator to pero lima lang po yung natira. Anim po kasi to na nakawala po yung isa. Lumiban po dito sa kabila ng yero nung unang alpas po, nung unang baba ko sa kanila. Hindi na nakabalik. Kaya babae naman yun mga kabakerd. Kaya hinayaan ko na lang. Okay na doon na lang po siya lumaki. Sana makasurvive siya. Pero yun, ito mga kabakerd, yung gray na to, talagang hindi ko alam kung babae or henny. Kasi may henny line po talaga yung mga grays na iniram ko dati. Ayan no, mga kabakerd. Kasi nga, straight comb, malaki na yung comb, may lambi. Tapos, kung kumilos talaga parang lalaki, kung magiging henny ito, napakaganda nito mga kabakerd. Inahing talaga balahibo nito. So, sana, hopefully maging henny siya mga kabakerd. Mga ilang weeks pa, malalaman ko na talaga lalo yun. Gender niya mga kabakerd. Tapos ito mga kabakerd ha. May sumusuot na yung sisi na yun. Sila, labas-labas ka pa eh. Angat dun. Nakita na lang. Yan. Oh, gandahan lang. Yan, maganda rin yun mga kabakerd. Yung ano na yun. Hindi ko lang ma-check yung markings nun eh. Pero ang ganda talaga nung sisiw na yun. Ibang kulay. Pero mga gold yan mga kabakerd. Yung mga magulang yan. Tapos ano. Gold, gray gold, puti. Kaya nagtataka ako ba't may ganong kulay. Siguro hindi ko pa sure kung ano magiging kulay. Yung kulay. Kulay nun. Nagbibiro lang ako. Ito mga kabakerd, yung inahin na limited gold na pinagpisa ko. Kahit may mga sisiw na rin siya ditong iba. So nakapagpisa pa siya ng 4. Puro puti po. Ito naman, nagtataka ako. Gold po yung binagcross ko dito. Tapos puro puti naman po yung lumabas. Baka sakaling mag white gold po talaga. Ito kasi yung nagtatrawback ng white gold eh. Pero wala akong pinangasawang white gold dyan mga kabakerd. Wala akong pinares. Gold lang talaga. At syempre hindi mawawala sa update natin itong ito po muna pala. Yung mga alpas. Yung mga alpas naman po, anak po nung makli na yun. Yung makli na yan. 6 po yan. 3 lalaki, 3 babae. So may black macrae.
may power hatch, at saka ang talisay po, hatch gray po. So yun, lumili ba na sila dun minsan eh. Eto naman po yung update na ng kakirals po natin. Lalaki nito mga kabakid. Almost 3 months lang po yan, nakakatuwa. So disclaimer again mga kabakid, no animals were harmed in making of this video. Yan. Yan yung mga kabakid. Bakmak gray. Inahin niya mga kabakid. Hatch gray. Yung marking naman yan eh. May 5K din po dito. Tapos anak nung Black Macrae. Pre, mga puti. Yung gold mga kabakard, isa lang naging gold dito eh. Iniwan ko po dun sa pinsan ko, tsaka yung isang malaking puti, tsaka yung Black Macrae po. So, siya yung mag-aalaga nun hanggang lumaki yun, hanggang maging ready to condition, ready to fight. So, ako rin naman po yung masusunod dun kung ibebenta or ilalaban, ganun. Kaya PM kayo mga kabakard sa mga in-update kong mga sisu sa inyo. Kung gusto nyo mag-acquire na ng ganung mga age, i-release ko naman yan 1, 2, 3 months. Okay lang, at least magkakaroon tayo ng pansuporta sa mga patuka nila. Kasi syempre, pag lumaki yan mga kabakard, talagang lahat yan. Gusto yung kuman, lumaki lahat yan dito at maitali lahat yung mga gold at mga puti na yan. Kaso, sobrang laki na magiging expenses niyan. Kaya kailangan may pumapasok din po. Okay lang po kung basta malakas yung aking trabaho, yung aking business, eh talagang yan, hindi ko muna i-release. Gusto ko talaga dumami yan sila dito. So yan mga kabakard. Yan ang update natin sa mga sisyo natin. Nakakatuwa yan mga kabakard. At malalaki sila, malulusog. Almost 3 months pa lang mga kabakard. Talagang maganda yung ano, yung naging pagpapalaki ng pinsan ko. Kasi kita nyo yung mga nandiritong alpas. Ano na yun mga kabakid, isang buwan mahigit pero kakalhati lang. Oh, parang wala pang kalhati nila. Pero ito, lalaki oh. Nakakatuwa. Yun mga kabakyard, yung update natin. At yun na nga mga kabakyard. Natapos na po yung ano, yung pag-update ko po sa inyo dun sa mga bago dito. Yung mga bagong tipis, kulungan, flying pen, at syempre yung mga update natin sa mga sisyo natin. Yun naman po yung importante kung lumalakas sila ng malusog, yung lumalakas sila ng hindi sakitin talaga. Kaya dun sa mga mag-a-avail, nakakasigurado po ako na healthy po yung mga ma-avail nyo po sa akin mga kabakod. Tignan nyo mga kabakod. O diba? Maganda nang tignan ang ating cording area. Kulang na lang dito mga kabakod. Siguro mga 6 to 8 tipi na lang po. Kasya na. Okay na. Tapos mapagawa ko lang yung bubong nito. Yung mga flying pen na maliliit. Yung mga mini flying pen. Yung mga hindi naman kahabaan. Okay na mga kabakard, continuous breeding na lang talaga. Talagang yun na lang ang pagpo-focus natin. Kung paano sila pa i-raise na maganda talaga. Kaya hanggang dito na mga kabakard ha. So maraming salamat po lahat dun sa silent viewers syempre. Na patuloy na nag-views po ng mga video natin. Kahit hindi na mga nagko-comment, marami pa rin po sila. Syempre updated sa comment section. Shoutout po sa inyo lahat mga kabakyard. At may isi-shoutout din po ako syempre na ilang subscribers natin na nagpapa-shoutout po. Wait, titingnan ko lang mga kabakyard yung lista. Shoutout po kay Easy Job Cuerda. Siguro yung pangalan niya is binaligtad lang po. From Cebu po siya, nagpapa-shoutout po. Shoutout sa iyo kabakyard. Ayan, salamat sa pag-subscribe mo sa YouTube channel natin at salamat sa antag dito yung pag-support. At syempre kay pareng Carmelo Anthony. So marami pa talagang mangyayari sa pagsasamahan natin. At syempre yung pinabalak pang farm mo, susuportahan kita dyan. Soon magkakaroon din tayo ng mga ganyang malalawak, malalaking manukan na tayo yung mag-aalaga para dun sa business side syempre.
At syempre kay Russell sa aming kasama lagi. Tatlo lang kasi kami laging magkakasama ngayon na ako yung nagkukondisyon, siya yung nag-uulot. Tapos syempre si Paring Carmelo yung bumibitaw sa loob ng pit ng Rueda. So tatlo kami yung samahan namin, sana magdire-diretso lang yung mga winning, sana mas maganda yung percentage po. Yon mga kabakerda, thank you very much again mga kabakerd, at hanggang dito na lang, kita-kits po sa next episode ng One Backyard. Bye! Have a nice day mga kabakerd!